alas 3 ng madaling araw, aalis na ako sa bahay para pumunta ng tabing dagat kung saan doon yung bangka namin, yung sinasakyan namin papunta sa Laot. Bago magliwanag, nakaumpisa na silang maghatak ng lambat. Ako naman, sakay ako ng buti. Nakabukod ako sa kanila. Dahil na rin sa para makuhanan ko ng maganda yung palibot ng lambat. Pero habang hinahatak nila yung lambat, wala man lang akong nakikitang isdang gumagalaw sa tubig. Ni kahit isang pawikan, wala akong makikitang lumalangoy. Siguro nga ganun talaga minsan. Tahimik yung dagat. Pero naghintay pa ako ng ilang sandali. May kabigatan din yung lambat na hinahatak nila. Masakit sa kamay, masakit din yung baywang mo. Dahil minsan ko nang nasubukang maghila ng lambat. Ayan. Kunting tiis na lang. Papalapit ng papalapit sila sa kinaroroonan ko. Pero wala pa rin akong nakikitang isda na gumagalaw dyan sa tubig o kahit pawikan. Umaraw at umulan, kinakaya nilang maghatak ng lambat. Dahil dito sila nabubuhay, ito ang pinagkukunan nila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Pero isa lang ang nakikita ko sa kanila habang inihila nila yung lambat. Masaya sila. Hindi nila naramdaman yung pagod. O hindi ko nakikitaan sila ng nahirapan silang maghatak ng lambat.
yun ang huli nila. Kanya-kanyang hugas na sila kasi nga medyo makatirin yung lambat. So, naghuhugas sila ng sarili nila. Dahil maya-maya, pauwi na rin kami. Masarap pagmasdan yung mga palibot ng lambat. Pati na rin yung mga kasama ko. Pero iba kung maraming isdang huli. Ibang makikita mo sa kanila. Karamihan sa kanila ay basa. Yung iba, hindi naman nababasa. Pauwi na yung grupo. Itong buti na sinasakyan namin, hinihila ito ng bangkang dimotor. Malapit na kaming makadao. Ganito sila mga kabatak. Kapag konti lang yung huling isda, makita mo sa kanilang mga mukha, matamlay sila. Ang iniisip nila ay makabawi sa susunod na paghatak ng lambat. Yun uli yung malaking tsansa na baka may mahuli silang isda. May kasabihan sila na kung hindi man ngayon, meron pa mamaya, bukas ng umaga o bukas ng hapon. Habang pauwi, naghahanda sila para sa susunod na paghatak ng lambat.
kita mong nakangiti pa rin yung ilan sa kanila. Kahit na uwi silang walang dalang isda. Nakuha pa nilang magbasaan, magtawanan. Baliwala yung pagod, lamig na naramdaman nila tuwing sa laot. Kahit yung mga taong naghihintay sa amin, matamlay din. So, pauwi na ako. Ito na ngayon ang kalsadang dinadaanan ko, umaga man o hapon. Nadaanan niyo yung bahay ni Nung Lito. Sakay ako ng aking bisikleta. Palabas na ako ng highway. Mga kamatak, malapit na ako sa bahay namin. So hanggang dito na lang mga kamatak. Hanggang sa susunod na paghatak ng lambat.